Nor Aliza Gaita. Siya po ay isang DH po sa Saudi Arabia attorney kung saan meron po siyang anak na 12 years old, 8 years old, at 2 years old na tinatago daw po ng kanyang mga tiyahin at tiyuhin. Ayaw daw pong ibigay sa kanya. Gusto na lang po niyang humingi po ng tulong sa atin para makuha po yung kanyang mga anak. Magandang hapon, no, Ma'am Nor. Magandang hapon po. Mama, gano'n na po katagal itinatago ng inyong mga tiyahin at tiyuhin itong tatlo niyong anak? More than 5 months na po. At bakit gano'n ang nangyari? Paano humantong sa gano'n? Hindi ko po alam sa auntie ko kasi alam naman ng auntie ko na nagpapadala naman po ako ng pira sa kanya. Pero pag dumating na po yung pira dun sa kanya, ako pa po yung nagsabi sa kanya, auntie, pag makuha mo yung pera sa bank, magpabariya ka ng tag 5-5 po kasi doon sa amin po sa bukid po walang signal. Wi-Fi lang po, hulugan ng 5 pesos po, 1 hour. Tapos po, yun ang sinabi ko sa kanya na magpabariya ka na lang dyan para pagdating mo doon sa bahay, wala nang problema. Tapos po, parang ako na rin yung nahihiya sa kanila na tumatawag. Palagi ako tumatawag, hindi sinasagot kasi syempre yung anak niya yung humawak ng cellphone. Nag-online class raw. Tapos sinabihan ko yung auntie ko po na bilhan ko yung anak ko ng cellphone para yung anak mo hindi madisturbo. Anong sagot ng auntie ko po? Yung ibili mo na lang ng cellphone, ibili mo na lang ng pagkain. Sabi ko po sa auntie ko, yung ibili ng cellphone, iba naman na pera yon, iba sa pagkain. Mm-hmm. Tapos po, hindi talaga niya gusto na bilhan ko yung anak ko ng cellphone. Mga magkano bang pinapadala niyo po dito sa yung tiyahin at tiyuhin? Hindi naman yung bumababa ng 10,000, 15 pataas po yan. 13 pataas po. Hindi yan bumaba ng 10,000. Every month po yan, ma'am. Ma'am, yung last ko, pag madili po ako ng 1 month, siyempre po hindi ko po hawak yung pera ko, hawak ng amo ko. Siyempre, yung amo ko may trabaho, hindi siya nag-stay dito sa bahay. Nadili minsan po ng 1 month, doon na po sa 2 months. Okay, doble sige. Po yung 2 months. Okay, nila. Okay. So ma'am, yung insidente ng pagtatago, paano to nagsimula? Hindi ko po alam ba't tinatago nila sa akin yung mga bata. Kailan niyo po huling nakausap yung mga bata? Po, nung last ko nakausap po yung June po, June. Tapos kapag kinakausap niyo po sila, kung nasan yung mga bata, ano pong sinasagot nila sa inyo? Sasabihin ko lang sa mga bata po na, kumusta kayo? Sasabihin naman nila, okay lang po, ganito-ganito. Pero parang may tinatago yung mga bata. Parang may sasabihin. Okay, sige po. Sabi, kasi yan dyan yung auntie ko. Nako. Ang gusto ko lang po na makuha yung mga bata, ibigay ko dun sa, ilagay ko po dun sa biyanan ko. Sige ma'am. Sir, bakit naman po hindi nyo pinapakita kay Ma'am Nor Aliza ang kanyang mga anak? Noong una, palagi niyang nakausap yung kanyang mga anak. Kaya lang, pagdating nung June, humingi sana yung tita niya para sa suporta sa kanyang mga anak. Parang nagalit siya kasi ayaw niya gustong kulitin. Kay sabi niya, dapat doon na kayo humingi sa binan ko kasi obligasyon din nila yon. Huwag na sa akin kasi maraming sinusuportahan ako. Parang nagtampo yung auntie niya, parang nasasaktan sa sinasabi niya. Hindi na sila walang mabuting komunikasyon. Pero sana, hindi niya sasabihin na tinatago kasi wala kaming tinatago rito. So lahat ng walang tinatago namin, nandyan yung mga bata, pwede niyang makausap kahit kung ako lang yung kinausap niya. At saka, ang problema lang sa kanya, pag hinihinga ng auntie niya, magagalit siya. At saka, palipat-lipat siya ng kanyang account. Paano yun makontak? Yun ang nangyari, ma'am. Gusto sana ng aking asawa na maklaro kung ano ba talaga ang gusto niya. Kung kukunin ba niya o ano. Dapat pag-usapan sana nila. Siya yung ayaw makigusap, ma'am. Sa totoo lang siya. Ako walang problema sa akin. Tumutulong lang ako sa kanila. Anong gusto niya, nakipag-usap lang siya sa akin ng mabuti. Makatutulong sana ako ng mabuti sa kanya. Ang problema dyan, sir...
Sinasaktan lang niya yung kanyang kain, kaya nagtampo yun. Hindi tinatago yung mga bata. Tamang rason ba yun para... Pati yung kanyang binan, nakikita yung mga bata. Yung mga tao dito, nakikita yung mga bata. At saka, hindi namin, inaalaga namin mabuti. Sandali lang, sir. Oo, sige. Sabi nyo, inaalagaan nyo ng mabuti. Kung inaalagaan nyo ng mabuti, ba't hindi nyo pinapakita sa nanay? Pinapakita naman namin yan, ma'am. Yan. Kailan po yung huling beses na pinakita nyo ang mga bata kay Ma'am Nor? Hindi ko na maalala, ma'am. Basta kay, basta sa... O di, ang tagal na nun, sir, pala, kung hindi nyo na maalala. Okay. Ang mga batang to, sir, pinapaalala ko lang, ha? 12 years old, 8 years old, 2 years old. Sa isang ina, sobrang hirap nun nang hindi nakikita yung mga anak niya. Tama, kuya. Walang problema yun, ma'am. Alam ko yun na 99. At tapos ang dahilan nyo po kasi ay dahil lang nagtatampo yung tsahin dahil hindi nabigyan ng pera. Tamang dahilan ba yun, sir? Nagpalipat-lipat siya ng kanyang account. Tapos yung wifi namin dito, palaging nag-brown out. Paano yun? Ang gusto ko lang sa kanya, ma'am, sasabihin niya kung ano ba talaga ang gusto niya. Kung kukunin ba niya, ibibigay namin sa kanya. Anong gusto niya? Para magkaintindihan ba, walang problema. Aminin ko po, may account po ako. Oo, marami akong account. Pero lahat ko po sila friends. Lahat ng account po nila friend ko. Pero nagtataka po ako sa ibang account nila, ba't naka-block na yung mga account ko dun sa kanila? Kaya po hindi ko na makontak po. Tapos may message pa ako dun sa kanila na hindi na nila nakita. Anong nangyari? Inignore ba ako or ano? Sa anak ng auntie ko, maraming account po. Ma'am, kaya nag-friend request po ako doon. Sige, doon, ma'am. Hindi po napansin. Totoo ba na nagagalit daw po kayo sa inyong tsahin kapag kausap ma'am, niyo hindi. Siya? Hindi. Okay. Hindi po ako nagagalit sa kanya. Siya po yung nagagalit sa akin. Yung galit niya po sa akin, dinibdib ko lang po, inayaan ko. Bakit po siya nagagalit sa inyo? Hindi ko po alam, sinabihan ko po siya pag madili yung pagpapadala ko ng pera, wala dito yung amo ko, hindi ko hawak yung pera. Dahil nade-delay yung inyong pagpapadala, so pera ang dahilan, ma. Dahilan. Yes po. Sir Abdul. Yes, ma'am. Nasabi po ni Ma'am Nor na gusto niyang bilhan ng cellphone itong mga anak niya para nga hindi na niya kayo abalahin at diretso yung komunikasyon niya sa kanyang mga anak. Bakit naman po hindi niyo binilhan ng cellphone itong anak ni Nor? Eh binibigyan naman niya kayo ng pera. Hindi ko na hindi alam po, yun, ma'am, kasi wala sila yung nag-usap. Nasaan po yung mga bata ngayon? Nandun sa bahay. Tumawag po siya dito sa akin. Kasi graduation ng anak ko, sabi po niya, sabi ng anak ko, umi, graduation namin, magpadala ka ng pera. Sabi ko, sige, at kausapin ko yung amo ko na magpadala ako ng pera kasi graduation niyo. Tapos yun po, mga dalawang araw noon, nagpapadala ako ng pera kasi mag-graduation yung anak ko po. Tapos, ano sabi po? Nagtaka na lang po ako, yung mga classmate niya po, nagpost sa Facebook nila, nag-graduation na. Tapos tumawag ako sa anak ng auntie ko, sabi ko, saan na yung mga picture ng mga bata? Titingin ako, sabi ko sa anak ng auntie ko. Sabi ng anak niya, auntie, kausapin mo na lang si Omme. Tapos yun po, sabi ng auntie ko, ganito yan, hindi ko pinasali si Gia sa graduation kasi hindi raw nakapasa. Tapos ang dami naman po na nagsasabi na si Gia raw, yung anak ko pa po yung nagsabi na umisasali ako ng graduation namin. Sabi ko po, ba't hindi ka sumali? Andun kay auntie yung pera, pinapadala ko kay auntie yung pera, ba't hindi ka sumali? Tapos po, mayroon pa yan. Sabi niya, sabi ko, auntie, kumusta na? Andiyan na ba kayo sa bahay? Mm-hmm. Ma'am, walang reply. Tapos sinintay ko po ng dalawang araw. Ako na po yung nahiya, tumawag, nag-chat sa kanila. Ako na po yung nahiya. Tapos po, sabi niya, sabi ko, sa pangatlong araw po, online na po sila. Sige po, inano ko po yun, inayaan ko. Sabi ko, auntie, binayaran mo na to si
kasi may utang ako, di ba? Nagbigay ako ng cash para sa pagkain nila, para sa utang, kung ano pa dyan, binigay ko po. Pero, ano sabi ng auntie ko, Nor, hindi ko muna mababayaran yung utang. Sabi ko, anong problema? Hinabol kami ng kumpanya ng motor. Sabi ko, ha? Auntie, hindi naman ganon. Ba't habulin kayo ng kumpanya ng motor? Yung kumpanya po ng motor, pupunta naman niya sa bahay magpapaliwanag. Hindi po habulin kayo sa daan. Di ba? Sandali lang, ma'am. Tapos, yung motor na yan, ano po yung motor na yan? Sa kanila po yan. Sa kanila. Okay. Opo, wala po akong ano sa wala ano kinalaman yan. So, kumbaga, hinabol sila ng kumpanya ng motor, kailangan nila ulit ng pera. Tama ba? Yes po. So, yung perang pinadala mo, humingi sila ng pera sa'yo? Yung pinadala ko na doon, sabi ko, syempre malaki yun, ma'am eh. Kasi, mga magkano po yun, ma'am? Kaya? Iba sa utang kasi, iba sa utang, iba sa food nila, iba kung ano pa dyan, kung anong problema, makukuha mo yan agad-agad. Mga magkano po kaya yun, ma'am? Hindi, ma'am, bumabayan ng 10,000 pag magpapadala ako. Tapos po, sabi ng auntie ko, Nor, patawarin mo ako kasi yung pera na para sa utang binayad namin sa motor. Nako. Sabi ng kasi hina at wala po kayong kinalaman sa motor na yun. Sinong gumagamit ng motor na yun, ma'am? Sa kanila po. At hindi nagbe-benefit ang inyong mga anak sa motor na yun, tama? Yes po. Sabihin lang sana ni auntie nang maayos sa akin, hindi siya magsisinungaling kasi hindi ko pinulot yung pera dito sa Saudi. Opo, naiintindihan po namin yun, ma'am. Ma'am, may tanong lang po yung ilang netizens, no? Ang tanong po nila, bakit daw po iniwan ninyo sa inyong tiyahin at tiyuhin itong mga bata? Siyempre po, may magulang ako po, may mama pa ako, pero nag-asawa po siya ng Christian. Hindi ko po pwede doon ilagay sila doon. Kasi yan na auntie ko po. Yan ang pinagkakatiwalaan ko po. Kaya andun ko po sa kanya. Iniwan. At gaano katagal na po sa kanila yung mga bata? Ma'am, more than 2 years na po. Asan po yung tatay ng mga bata? Separated na po kami. Hiwalay po kami. Nagbibigay po ba ng suporta? Hindi po. Kaya po, umalis ako dito para sa mga anak ko. Hindi na po ako nag-ano sa mga suporta niya. Wala po, para walang gulo. Sir Abdul. Opo, ma'am. May pagkakaproblema tayo dito, sir, kung yung mga binibigay pong pera ni Ma'am Nor para sa kanyang mga anak ay nagagamit sa ibang bagay na hindi po para sa mga bata. Sino pong gumagamit ng motor, sir? Sa amin po yun, ma'am. So yung pinaghihirapan ni Nor, ikaw ang nagbibenepisyo, sir. Sandali malamang lang po, ma'am. Malamang sasabihin niyo po sandali na ganun. Noong panahon ng lockdown, 4 na buwan, wala siyang pinadalang pera dito kasi nag-lockdown daw. So after that, nagpadala naman siya, wala nang problema. Pero pagdating ng na-COVID daw yung kanyang amo, 8 buwan wala siyang padalang pera kasi na-COVID daw yung amo niya. Biruin mo, ang hirap-hirap sa ano pagsuporta sa kanyang anak, pero tiniis lang namin yun. Sasabihin ko na ito sa iyo, ma'am, kasi talaga nasasaktan na po ako sa sinasabi niya, parang ang iba dyan, mga kasinungalingan. Doon yung asawa ko, humingi na talaga ng suporta kasi ang tagal-tagal na yun, biruin mo, 4 months, walang padala. Tapos after that mga ilang buwan, 8 months naman walang padala kasi na-COVID daw yung kanyang amo. Gusto na ng asawa ko na magpadala na siya. Ang tagal-tagal po. Sir, teka lang ha. Paano naman magpapadala sa inyo, sir? Eh kung ginagamit nyo nga sa iba, yung pinapadala niyang pera, sir eh. Napunta sa motor. One time lang yun, ma'am. Oh, one time. Kahit na one time, sir. Paano, di ba? Parang ikaw din eh, ipagkakatiwala mo yung perang pinaghirapan mo, pambayad ng utang, pambili ng pagkain, ibinayad sa motor na hindi naman para doon ang pera, sir. Pero biruin mo yung 4 na buwan at saka karugtong naman yun yung sir, walang buwan. Sir, baka magkaroon pa tayo ng problema yun doon sa kaso, sir. May batang involved po, sir. Walang problema yun, ma'am, kasi gusto ko rin masolusyonan itong problema ng ano. Ina ng mga bata kasi tumutulong din ako. Ma'am Nor, totoo ba yun? Yes, yung mga po sinabi ni sir na 8 months, 4 months, hindi ka nagpapadala, totoo ba yun? Ma'am, July,
August, September, October, November, December now. 5 months. May mga preba po kayo niyan? Nag-stop po ako magpadala kasi hindi ko na nakausap yung mga anak ko. Hindi ko na nakita. Kaya nag-stop na ako kasi palagi lang ako ng asawa niya sinasabihan na ganito, oo, tatawag kami bukas, oo, tatawag kami. Oh, sige, siyempre, ganito. Alam ko, sasabihin nila, may ulan. Sige. Yung wifi, problema. Okay, ganito na lang po, ma'am, no? Dahil gusto niyong kunin yung mga bata, yun na lang ang talagang, wala na akong nakikita iba pang solusyon dito. So, Sir Abdul. Opo, ma'am. Ipapakuha namin ang mga bata dyan ngayon. Makikipag-coordinate po kami sa barangay o sa police para po ipasundo. Walang problema yun, ma'am. Kahit naihatid namin, okay yun. Ma'am Nor, saan po dadali ng mga bata? Sabihanan ko po kay Jamilin Durongaita. Okay. So, Sir Abdul, kilala niyo po ba si Ma'am Jamilin Gaita? Opo, ma'am. Walang problema yun. So, ihahatid nyo na lang po doon yung mga bata? Hinahatid na namin, ma'am, kanina. Bago lang. Nahatid nyo na? Opo. Na kay Jamilin na? Opo, opo. Magandang hapon, ma'am Jamilin, si Attorney Sam Ferrer. Ito, kasama nyo na po ba yung mga bata ngayon? Pa, Diri, wala pa. Ah, wala pa? Wala pa. Diri, tamong balay, wala pa. Wala pa daw, Attorney. Wala pa sa bahay nyo, Sir Abdul. Opo, undawi, ma'am, undawi. Hindi pa nagkakuan. Ano, undawi pa. Hintayin lang, hintayin lang, hintayin. Ganito po, ipapa-assess po namin kayo sa MSWDO tsaka po sa COP po, ano, sa Chief of Police, para po maganda po ang turnover po doon sa mga bata. At meron din pong proper assessment po from MSWD para po ma-assure po natin yung safety yan, po ng mga bata. Okay po, sir? Okay. I-monitor po namin ang paghatid po ng mga anak ninyo sa inyong biyanan. Okay po, ma'am? Yes po, ma'am. Ayun, maraming, thank you po, ma'am. Thank you so much po. Opo, maraming salamat po, Mama Nor Eliza. Yes po, thank you so much din po. Okay, sige po, ma'am.